Suki siya ng mga barangay gay pageant palaban sa rampahan kahit pa sa Q&A. Bakla, Badim, Charing, o bayat man po ang itawag ninyo sa amin, tandaan po ninyo, amin ang gabi nito, tagahanga lamang namin kayo. Siya, si Princess. Sikat po ako dati sa mundo ng baklaan. Halos gabi-gabi po nananalo po talaga ako. Pero ang tinitingala sa gandang Reyna, tila may koronang tinik ngayon. Ang kanyang iniingatang figure, butot balat na. Ang kanyang makinis na kutis, nagkasugat-sugat. Sa araw-araw po talaga, puro sakit po yung nararamdaman ko. Nauna ko sa sarili ko. Ibig ko, pagod na siya. Pinagsabi po na baka po daw may naiingit, kaya po daw pinakulam po daw ako. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Dito na ba matatapos ang buhay ko? Ang bahay na ito sa Balayan, Batangas ang itinuturing na palasyo ni Princess kung saan namumuhay siyang mag-isa. Tingin sa taas, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Walang nang kausap, nakasama, may sakit ka pa. At dito ka ng buhay ko. Nakakasama na nakasanayan ko na. Kaya si Princess nabubuhay sa nakaraan. Lagi ako nagbe-basin casual niya. Ito naman, wala akong maisip na talent. Parang drawing-drawing na lang ata ako dyan sa talent. Parang less powers, less pagod. Noong isang gabi nga po, may pageant dyan sa kabilang barangay namin. Sabi ko, sana kasali ako dyan ngayon. Iba pa rin yung pakaramdam, ikaw ang pinapalakpakan. Nakakamiss sobra. Siyang nakaratay sa higaan, hindi na magawa ang kanyang signature walk. Ang kanya kasing mga binti ni hindi na niya maiunat. Ang kanang braso na lang niya ang kanyang naigagalaw. Dito naman, dito nakalagay yung mga inumin ko. Nakalapit na sa akin para aabutin ko na lang pagka nauhawa ko. Inaabot ko lang lahat ng kaya kong abutin. Makainom, makakain, lahat yun. Bahala na po basta makasurvive ka po sa araw-araw. May kita mo yung iba, ang layo na nila, ikaw nandyan ka pa. May iyak ka syempre. Iisipin mo, makakahabol pa ba ako o matatapos na yung buhay ko? Ulila na sa ama si Princess. Ang kanya namang ina, may iba na raw pamilya. Ang nagsisilbi niya ngayong kamay at paa, ang kanyang Kuya JP. Hindi naman siya mahirap alagaan kasi pakakainin mo lang, bawas lilinisan mo. Pag wala ako, sinasabi ko sa kanya, pag may kailangan ka, text mo ako para mapunta na gilgit. Araw-araw siyang nagpapakulo ng dahon ng bayabas na siya niyang ipinang-i-spray sa sugat ng kanyang kapatid. Siya rin ang matyagang naglilinis ng mga sugat sa katawan ni Princess. Pag nabasa yan, mag-iiba yung itsura niya. Parang ganito, yung parang lumalambot yung dumi. Kaya pag malambot na siya, kusa nang natatanggal yung malaking ito yung mga ito yung balat. Kusa siya nalalaglag. Para matanggal ang damit ni Princess, pinupunit na lang ito ni JP gamit ang blade. Tatapon ito, susunugin. Nabilaw sa ukay. O yan, may nagbibigay naman ng damit na mga pinagliitan. Sa kanya pinupunasan ang mga sugat nito. Masakit pa din. Hindi basta-basta na hawakan ang balat ko. Paano pong ganyan? Hindi basta-basta na didikitan. Kasi konting lapat pa lang masakit na talaga. Pag sobrang sakit na, parang iisip ko na lang na parang sabi ko, Diyos ko, ayoko na. Parang gusto ko na lang mamatay. Kasi sobra na eh. Parang ganun.
Yun ang nararamdaman ko. Yun ang naiisip ko. Tokwat baboy tapos kanin. Para dito nilalagay para hindi guyam kagaya nito. Tapos ito, lalagay ko lang sa dito para maabot niya pag kumain siya. Paalis na ho ako. Pupunta na ako ng trabaho ngayon, boss. Babalikan ko lang siya mamaya. Medyo mahirap kasi may trabaho ako tapos may pamilya rin akong kailangan obligahin. Nahihiya na nga po ako eh. Kasi sa totoo naman, mas kailangan siya ng pamilya niya talaga. Lalo pat may anak po siya. Kaya ko pang tumulong. Tulungan ko muna siya hanggang gumaling siya. Kung pabigat siya, dito pwede siyang takasan niya pag ganyan. Pero hindi. Hindi ko magagawa yun. Nauna ko sa sarili ko. Pagod na siya. Simula raw ang kalbaryo ni Princess nito lang nakaraang taon. Nilagnat po ako. Nagpa-shut up na po ako nung nalaman po na may hyperthyroid po ako. Tsaka infection sa dugo. Hanggang may tumubo na tila tigyawat sa kanyang noo. Ang noo'y maliit lang na tigyawat, kumalat sa buo niyang katawan. Aminado si Princess, inabuso niya ang kanyang katawan noon. After work, inom, gala, puyat. Nag-take ako ng mga hormones. Naghalo-halo na siguro. Pati ang mga doktor, hirap din daw matukoy ang kanyang sakit. Hindi po agad matukoy kung ano po talaga at kung saan po nanggagaling. Medyo generalized sa buong katawan yung mga skin conditions niya. So hindi siya kayang i-manage ng mga simpleng ointment lang. Ang kutob nga ni Princess. Sikat po ako dati sa mundo ng baklaan. Gabi-gabi po nananalo po talaga ako. Kaya po daw pinakulam po daw ako. Gayunman, miss na raw niyang rumampa sa stage. Minsan hindi na siya pinapasali sa pageant, sa mga barangayan. Kasi pag nalaman na kasali na siya, lahat ng candidate na atras na. Kasi alam na talaga nila na may mananalo na. Basta tibayin mo lang yung loob mo, magdasal ka lagi, tsaka nandito lang kami lagi at supportan ka namin hanggat kaya namin. Princess, pagaling ka, tataga mo lang ang loob mo para tayo makapag-pageant ulit. Kaya para palakasin ang kanyang loob, binisita siya ng mga kasama niya noon sa mga Beaucon o beauty contest. Tsala. Anak ko, basta ka na. Hey, Inche. Kaya siya, pwede namin yung corona mo. Kasi ipuputong din namin sa ito. Title ka pa rin. Malasan niyo na ko kayo. Dambang ulit sa entablado. Nukay namin sa bahul. Tinago namin talaga ito. Tsaka pag sinabing princess, tatakagad sa pangalan. Diyos ko, alakera, tampadora. Masaya rin na malungkot dahil sa pagkikita namin, galing ka na niya, tsura niya. Kaya magpagaling ka na, tayo makarampa na ulit. Tanda mo lagi, ikaw nagsasabi lagi sa amin, sis, go lang, laban lang. Ngayon, ikaw naman ang lumaban. And the title holder is Miss Princess Ocampo! Congratulations! Ngayon po ang tulong pa lang na naiibigay natin, ito nga po na financial assistance na makukuha niya at saka po itong food pack na na-receive niya. Ma'am, gandang umaga po. At dahil delikado na ang lagay ni Princess, nito lang Biyernes, bayanihang dinala siya ng mga kawani ng LGU ng Balayan sa ospital. Kinailangan siyang ilipat sa folding bed na siyang pinagtulungang buhati ng mga rescuer. Paan? Okay. Tapos, patignan lang sa... Sige, taas. Diretso. Okay, diretso. Okay. Dana, baba.
One, two, three. O, tabi. Ay, baka may sira. Ang gagawin niya. Eh, pareho na lang. Dumaan pa sila sa gitna ng pilapil. Wait lang po. Sumailalim si Princess sa check-up at laboratory tests. Habang chine-check-up pa si Princess ng doktor, bigla siyang nag-seizure. Pagkakaroon niya po ng convulsion, pwedeng dala ng infection or pwede pong meron ding mga sakit or problema sa neurologic system na kailangan din po nating imbestigahan. So, meron siya nung tinatawag na subclinical hypothyroidism or bahagyang mababa yung level ng thyroid hormone niya sa dugo. Pag po may hypothyroidism, pwede rin talaga na may mga skin conditions. Ipinayo ng mga doktor na i-admit na siya sa ospital para mas mapag-aralan kung ano ba talaga ang kanyang sakit. From impressions pa lang ng skin, Staphylococcus Calded Syndrome, cutaneous tuberculosis, or yung TB sa skin. Kailangan niya mag-undergo pa ng ibang extensive workup. It will take weeks and even months before talaga matreat or ma-cure yung skin lesions ni Princess. Natawag na namin siya sa mga specialist namin, yung mga dermatologist, infectious disease specialist, and even neurologist and endocrinologist. So lahat yun involved na sa management kay Princess. Kung may mga kailangan talagang treatment kay Princess, ay ipoprovide naman yun ng hospital. Ako, sino man po yung may kakayahan tumulong, sana po patulungan niyo po ako. Kahit sa magkano, sa barya. Tatanggapin ko po ng buong puso kasi kailangan ko po ng tulong. Sa kabila ng kanyang kondisyon, si Princess nananatiling positibo ang disposisyon. Huwag natin isipin yung tinatadaanan natin. Ang isipin natin kung paano natin malalampasan, hindi pwede magpatalo kasi lahat naman ang bagay talaga may solusyon. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.